Diyos marating. Nais ko kayong pasalamatan kahit man lamang isang awitin. Parang kailan lang halos ako ay magpalimos sa lansangan. Dahil sa inyo, ang aking tiyan at ang bulsa'y nagkalaman. Kaya't itong awiting... Magandang hapon po sa inyo lahat at welcome to Tugon sa Pangarap. Siyempre, araw po ng Lunes at ngayon po'y naiiba ang aming program dahil meron po kaming guests. And before anything else, doon po sila na ng FB nag-email sa akin. Maraming pong salamat. And hello, Miss F. Hello, Baby Gina, at sa lahat ng ating mga listeners, lahat ng mga kapanalig at hindi kapanalig na nakikinig sa atin, isang magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, medyo wala na ngayon ang low pressure. Medyo mainit. Mainit na at masarap ng maglakwatsa. Pag may pera. Sumingit na naman ang asin. Eh, kung wala kang pera. Kung wala kang pera. Bahay ka na lang. Bahay na, bahay na lang. Kamusta at, ba, Doming, ang si Mr. Weekend? D? Well, maganda naman ang Sunday ko. Nakapagpahinga ako kahit paano. Parang pinaringgan mong wala tayong pahinga. Hey, yun na nga. Eh. Oh, sige. At syempre, it's our pride to have in our program. Siya po ay nasa Bureau of Fire Protection. Siya po ang presidente and owner and behind Don Benito's Cassava Cake, no other than Mr. Carlo Benito Cruz. Good afternoon po, sir. Good afternoon po sa inyong lahat at sa lahat ng mga nakikinig. Bali, Don Benito's Cassava Cake. Opo. Siyempre, kasaba, di ba? Bakit of all business, ito ang napili nyo? Una po, pinamana yan sa akin ng daddy ko. So, dahil nung pumasok ako sa government, sabi ng tatay ko, huwag kang masasangkot dyan, pati ng nanay ko. Huwag kang kitang mababalitaan ng ano, magnegosyo ka, ito, bigyan kitang puhunan. So, binigyan nila akong puhunan. So, nagtayo ako ng sarili kong tindahan, Don Benito's Cassava Cake. So, kasi yung cassava, basic siya sa lahat ng probinsya, marami pa ito. Pero ano yung pagkakaiba nung Don Benito's? Kasi para maging competitive siya sa market, in-improve namin yung quality, in-improve namin yung packaging. Kasi yung makikita nyo sa kasava, yung mga sa palengke, kasi lumaki ako sa palengke, nakalagay lang yan sa bilao, di ba? Nilalako. So, para maging competitive naman tayo sa ating mga foreign counterparts na mga produkto, kailangan maganda rin. Ngayon naman, kaya Don Benito's yan. Pangarap ko kasing maging mayaman. Eh, Benito yung gitna kong pangalan. So, inuna ko na yung pangalan ko. Okay. Tatanungin ko lang, sir, ano ang naging advocacy mo? So, eto na nga. Dahil kahit saan, madaling kumuha ng raw material. I mean, the crop itself, itong kasaba, kahit saan meron, madaling kumuha, di ba? Hindi ka mahihirapan. Aside from this, bakit, sabi mo kanina, nung tayo ay off the air, nag-uusap, gusto mong makatulong sa mga magsasaka? Opo, kaya po hanggat maaari, puro local produce ang ginagamit ko. Tapos, hanggat maaari, hindi rin ako nang babarat ng presyo ng kamote para parehas kaming magkaroon ng kita para tuloy-tuloy yung yung supply. Kasi kung halimbawa, babaratin mo rin yung mga nagsusupply, baka mamatay. So, ikaw rin, madamay-damay yan eh. Parang chain reaction yan eh. So, dapat, hanggat maaari, lahat kayo comfortable, lahat kayo kumikita. So, napag-uusapan naman yun. So, sabi nila kasi, pag ikaw daw ay nagkaroon ng isang negosyo, kailangan alam mo lahat ito. So, you mean marunong kang mag-bake ng cassava cake? Nung nagsisimula po, ako po ang nagtatalop mismo. Ako yung nagtatalop. Kasi nagsimula po ako sa isa lang. So, dahil syempre, maganda yung dinaanan mo lahat. So, ako yung nagbabalat. Ako yung bumibili ng kamote dun sa palengke. Sa Balintawak. Sa Balintawak Public Market. Dinaanan ko rin yan. Tapos, nagluluto. Ako rin yung sinisigawan ng customer na bumibili pagka hindi siya masaya. Pero, secret lang na attorney ako. Nagsusorry na lang ako. Magpasensya na po. By the way, si Mr. Carlo Benito Cruz po ay isang lawyer, di ba? Yes. Oo. Siya po ay legal officer ng isang kumpanya. Sabihin na natin, Bureau of Protection. Alright. So, Bureau of Fire. Bureau of Fire Protection. Ngayon, nung
Ilan na ngayon ang branches mo? Ngayon po, ma'am, 18 branches po kami. Opo, ang katulong ko po dito, alam ko nakikinig siya ngayon kahit hindi niya sinasabi. Yung misis ko, si Eliza. Wow. Hello. Hey, yung totoong misis yan. Oo, syempre. Yan ba yung nakita ko sa Blueprint? Opo, opo. Baka hindi yan yun. Ay, alam niyo, meron tayong kasabihan. Intrigero yan. No? Eh. I-share ko lang, no? Behind the success of a man is a woman. Correct. Behind the failure of a man is another woman. Ayan ang tama. Kaya magpakialam ko, iba din ako. At ganun din naman vice versa. Magpapalit lang ng variable. Vice versa din. Ganun din naman, pag successful ang isang babae, it's because of inspiration na lalaki, di ba? Ganun din yun. Eh, kayo-kayo na lang. Wala ka. Babae. Huwag ka magkaroon ng inspiration. Eh, si Mr. D, anong nagiging magpapasakse? Ano ba inspiration niya? Ay, may sariling party list yan. Ladlad. So, hindi, may nangangalaga sa kanilang karapatan. Correct. Yeah. Bijay, hello. Hello pala sa Bijay. Pag halimbawa tinanong ka, attorney, ano ang kaibahan ng iyong kasava cake from other kasava cake na nakikita natin andyan din sa market? Unahin po natin yung itsura ng tindahan. Sapagkat ang itsura po ng tindahan ko ay maganda. Kaya hinagastusan ko po talaga yan kahit na sasabihin ng mga iba, kamote lang ang tinda mo eh. Bakit ang ganda ng tindahan mo? Tsaka dapat malinis. Opo, ganun po ka talaga. Stricto po ako dyan. Bakit ho? Ako po yung naniniwala ang tindahan ay parang dalaga. Halimbawa, paano ka papansinin kung hindi ka kaaya-aya? Totoo. Unang tingin. Dahil maganda yung tindahan mo, mapapansin ka. So, ganun din naman sa dalaga. Papansinin ka ngayon. Ngayon, malalaman mo yung tunay na ugali. Aalis ka kung pangit. Okay, ganun din naman sa amin. So, pagka natikman mo, dapat satisfied ka dun sa service at saka doon sa panlasa. Bakit? Ano bang klase ang service ng Don Benito's Kasaba Cake? Ganito po yan. Ano? Nakalagay po sa box ng Don Beats, yung number ko po. Okay. So, anything po na pwede nyong sabihin, reklamo, comments, nasarapan kayo, sabihin nyo sa akin. Ako po ang personal na nakakatanggap niyan. So, kung meron kayong problema, sinabihan nyo na mataray yung isang tindera. Isang complaint. Ako mismo ang kakausap. Kasi doon po sa mga nakikinig sa amin, malaki po ang nagagawa ng being accommodating ng mga service crew, di ba? Kailangan po talagang mabait. At saka syempre kailangan mapasensya. Opo. Yan pong customer ay parang taxpayer. Correct. Totoo po yan. Kahit na minsan may mga customer na hindi kagandahan ng ugali, talagang meron naman magaganda. Marami naman nagko-comment merong ng hindi, maganda. Merong maganda. Talagang merong sasablay. Pero in your experience po, ano po yung talagang pinakapangit na naging complaint ng mga customers? Walang free. minsan pinagsisigawan ako dahil walang barya. So dahil walang barya, sabi nung tao ko, kasi po, wag mo na lang kayo bumili. So pinagalitan ko rin yung tao. Mali naman. So sabi ko, ma'am, ayaan nyo, medyo mainit yung ulo niya, pinagsisigawan ako. Okay lang, talagang ganoon eh, part ng business natin yan. So yun, na-realize ko yung difference ng lawyering sa pagiging businessman. Correct. Kasi yung lawyering, mas mayabang yung abogado mo, mas gustong-gusto mo eh. Ang yabang ng abogado ko, ganoon. Magaling to. Yun ang kabaliktaran ng business. Pababaan ng loob pag negosyo. Bawal ka magalit sa customer mo, ganoon. Sarilihin mo na lang, tapos magsisigaw ka sa bahay. 'Di ba? Magsira ka ng TV. Pero parang napamahal yata. pero kasi yung customer, mas mahalaga talaga siya. So, ako talaga hangga't maaari, hindi ako sila binibigyan ng pagkakataong magalit. So, reading your tagline, sharing happiness through yumminess. Napaka-captivating. Sino nagawa nito? Ako po. Dahil madalas ako pagka bumabiyahe, nakakaisip ako ng mga ganyan-ganyan. So, sulat lang ng sulat. Parang yun ang naisip ko na nagre-represent ng company ko. Kasi sa family namin, kung makikita nyo ako sa TV, hindi naman ako kapayatan. So, dahil mahilig kaming kumain. So, guwapo ka naman. Ay, salamat po. Yummy nga. Huwag ka magulo yan, ha? Kasaba yun, ha? Yummy. May happiness. yung
po yun. So, naisip po namin yan dahil sa family namin, culture namin, may nag-celebrate, kakain. May magdadala ng pagkain. May namatay, may dalang pagkain. Yes. May namumblema, may pagkain. Mm-mm. So, yun ang naging kultura namin, yun ang nagpapasaya. Mm-mm. So, ngayon, ang gusto kong matanim sa isip ng mga tao na bumibili, huwag mong sarilihin to. Una, nakakataba yan pag sinarili mo. Kaya ka bumibili ng Don Benitos, i-share mo. Mm-mm. Meron kang Don Benitos, may kapitbahay ka, kung pwede, pakainin mo. Mm-mm. Wala namang masama doon. Baka maging kaibigan mo. Ganun ang, yun ang principle behind nung tagline na sharing happiness through yumminess. Okay. So babalikan po natin si Attorney Cruz at magko-commercial break muna tayo.